Magandang araw po. Ngayon po ay Disyembre 28, Sabado, 2019 ng taon. Ilang araw bago po matapos ang taong ito ay muli po akong nag-uulat sa inyo. Ako po ay si VP Maris Monforte, PIO ng DCB Campi. Maraming mga ekspekulasyon na lumalabas at maraming mga bagay-bagay na balita ukol sa nangyari dahil sa yung hinihintay natin biyaya po ay hindi pa nagbabahagi. Una ay tayo ay nagpapasalamat po sapagkat sumapit tayo sa ganitong araw ng ating pamumuhay at buhay. Masaya, maayos, kahit maraming mga alalahanin at maraming mga iba't ibang mga suliran na umiibabaw sa atin. Alam nyo mga kababayan, mga kamaharlikans, at nagpapasalamat ang lahat, lalo na ako, dahil sa buhay, malakas, tayo, ang ating chairman, nakakaganap ng mga kanikanyang mga gampanin at tungkulin. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Una't una ay aprobado na ang ating bank guaranteed. Ang hinihintay na lang po natin ay ang paglabas nito. At ang totoo ay hindi naman bibirong bagay po ang mga nangyayari sa kaganapan. Bagaman may mga ilan na sinasamantala po ang pagkakataong ito para manira, para magkaroon ng sabihin natin ay pagpapakilala na di umano sila ay mas makakatulong no po, sa iba't ibang mga tao at sa ating organisasyon. Siguro mas magandang una kong tanungin o sagutin sa mga tanong sa aking mga vlog, lalo na po yung isang nagtatanong sa akin kung totoo daw ba na merong sinisingil ukol po sa ating ATM. Wala pong ATM. Wala pa po tayong ATM. At kami po sa National Officers, hindi po namin pinapayagan na may maniningil ng ATM. Opo. Walang binabayarang 150, walang binabayarang 250. Ipagbigay alam po ninyo sa amin kung sino po ang mga gumagawa niyan. At ipagbigay ninyo alam sa amin na sana ay para matigilan yung mga ganyang bagay ay kayo na mismo ang mag-isip. No po? At kayo na mismo ang magtanong sa sarili ninyo kung ito ba ay totoo. Sapagkat kahit kailanman, hindi po kami naniningil na po ng 150 or 250. Hindi po. Wala pong sinisingil sa D-saving ganun. At wala rin po kaming pinipilit na lalabas lang yan pagka meron na nun. Hindi rin po totoo yun. Na po. Ano pa ba? Of course, kailangan sundin natin ang protocol. Na po. At kailangan po nating isaayos yun. Dahil sa kung hindi natin susundin ang protocol, titiyakin po namin sa inyo na hindi po magkakaroon ng katuparan yung mga hinihingi po natin na yan, ang mga biyaya, dahil hindi po magiging maayos ang inyong mga application form. So ano po ba ang protocol? Of course, from barangay to municipal to city hanggang makarating po ng national at ang regional director din po, huwag nyo pong ipagwawalang bahala ang mga regional officers na po. Kailangan sumunod po tayo sa protocol. Maliban dyan, wala po tayong ibang pwedeng pagpasahan ng mga application form, kundi ang mga nasasabing mga tao na may kinalaman lang po tungkol po sa membership. Ano po? Si Ma'am Ice at yung kanyang mga re-verification team at validation team. Ano po? Gayun din, when it comes naman po sa mga announcements, ang announcement po ay nanggagaling po sa ating
CIO local, through me, PIO, Public Information Officer ng ating organization, at hindi po kung kani-kanino. Ano po? So, ganyan po. Yan po ay may pahintulot muna ng ating chairman. Maliban dyan, ay wala pong pinahihintulutang maglabas ng anumang announcement. Ano po? At gayon din, para po sa kabatiran ng lahat, no, na ang ating pong chairman ay sinikap, pinilit na mailabas po ang bank guaranteed bago magpasko. Lamang, may mga hinihingi pong mga dokumento pa at rekoritos ang bangko, no po, ukol dyan. At yan naman po ay nakita ng karamihan, no, bagaman yung iba ay talagang nag-aantabay na ito po ay makuha natin sana ngayong taon na ito. Bagaman pinipilit natin yan ay sa kasalukuyan ay ginagawan po ng paraan ng ating mga national officers, maging ng ating chairman, para po kung loloobin, maayos po yan ng first week and second week of January, magiging masaya ang ating bagong taon. Yan ang magandang pagsalubong sa ating bagong taon. Hindi ko po sinasabi na first week at second week, ha? Baka mapagdamalian nyo. Ang sinasabi ko po ay mas posibilidad sanang makalabas na ito ng first week and second week of January para po may pamahali. By the way, pangunahan uli namin, wala pong paniningil ng ATM. Kami po ay maglalabas ng anunsyo kung paano po ito maibabahagi sa atin. Katulad po ng mga sinasabi namin sa mga nakaraan, wala po kami binabanggit na date. At gayon din po, ibinabalita din po namin sa inyo na may mga malaking mga kaganapang naganap, no po, katulad ng mga verification and validating sa ating mga membership. At yan po ay naisaayos na po ng ating Executive Director for Membership. Kung meron pong mga hahabol, yan po ay mapapasok sa mga unverified. Pero sa kasalukuyan po, ang international community, ang mga OFW na nagpadala po ng mga application form ay aawa po ng Diyos, ay nag-uumpisa na po tayo mag-verified, na po, mag-validate. At kung sino po sa mga international coordinators ang hindi pa nakakapagpasa ng e-master list, please po, iayos po natin sa bawat mga bansa na kung saan ay masinop na po natin yan. Gayon din, nagsagawa po ng mga iba't ibang activities po nitong mga nakaraang buwan ang ating national chairman, ang ating founding chairman, at doon ay binigyan ng pagpapahalaga gawad pagpapagkilala ang tatlong international coordinators, no, sa pangunguna ni si Carol Tabing ng Taiwan, si Mama Ging ng Greece, at si Ma'am Delia si Mami Delia Agustin ng Canada. So most likely ay naging maganda ang resulta, masaya, naging maayos, no po. At doon din in-announce ng ating buting chairman kung ano po yung mga bagay-bagay na nauukol po sa ating organisasyon. So, yun. Ukol naman po doon sa lumalabas na mga balibalita na di umano kami daw ay nanghihingi ng 1,000. Hindi po totoo yun. Ito pong ating ginawang ito ay para po sa ating napagkaisahan pero walang sapilitan. Kung sino lamang po yung may kakayanan. Ano po? Kung ano man po ito, ay ito po ay usaping pang-internal na bagaman alam na po ito ng karamihan at maraming nakakaalam nito. Ito po ay internal na usapin na kung saan ay hihingan ko pa ng pahintulot sa ating Vice for Internal Affairs at maging sa ating presidente at sa ating chairman kung ito ay mas marapat kong ilabas sa ating vlog, dahil sa maraming nagsasabi na kami daw ay naningil ng 1,000. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan po, kami po ay nagkaisa, no po, sa isang layunin na kung saan nais po namin maging karapat-dapat
ang ginagawa po nating pagsasaayos tungkol po yung sa mga bagay-bagay na biyaya na ipararating po sa atin. Ito po. Gayun din, ako daw may isang paglilinaw lang din po. Ako daw po ay na-involved sa isang scam. Okay. Itong mga nakaraang araw ay may naglabas po na nga ng balita na ako ay na-involved sa scam. Yes, totoo po, na-scam din po kami, no? At hindi naman po namin pinabubulaan niyan. Bagaman yun po ay wala namang kaugnayan sa DCB Campi. No po. Syempre tayo bilang negosyante, nais lang rin po namin na maging maayos yung aming buhay at hindi namin iniaasa sa anumang bagay, lalo na sa organisasyon natin. Kung kami man po ay sabihin natin ay napaglalangan ng mga ilang tao, ito po ay personal na po naming pagtataya at pag-aaral sa aming sarili na huwag pumatol sa mga ganung bagay. At wala pong kinalaman dito ang ating chairman, wala pong kinalaman ang organisasyon. Ito po ay personal po naming pagtaya at desisyon. Bagaman nagkamali kami, biglang tao, hindi po nangangahulugan na nakakabawas po ito sa aming pagkatao. Ang totoo nga niyan, mas nakadadagdag pa nga po sa kaalaman namin, dahil sa ang totoo, kami po ay nabigyan ng pagkakataon para mas mabigyan ng malalim na pag-aaral at pagtataya ang lahat ng bagay ukol sa mga financial matters, tungkol sa banking matters. At yan naman ay isang napakalaking aral din po sa amin. Kaya po dun sa mga nagsasabi na kami daw po ay nang scam, pasensya na, pero hindi po. Kami po ang in-scam at may mga ilang nadamay lang po na malapit din po sa amin. Ito po. Well, yan naman ay talagang pinagdadaanan ng tao. At sa tingin po namin ay isang napakalaking aral po niyan sa taong 2019. Pero ang magandang bagay niyan ay haharapin natin ang 2020 ng maayos, masiglat, malakas. At una na po akong bumabati sa inyong lahat, mga Decebians and Campians, ng maligayang bagong taon po sa ating lahat. Sa pangunguna po ng ating butihing chairman, Engineer Dante C. Valencia, Retired Major Enrique Malbog, at sa lahat ng mga BP, PP4 Admin, Pastor Solitario, ang inyo pong lingkod, BP External International, Maris Monforte Solana, BP for Finance, si Mamueng, si BP for Internal, Isagani Hate, sa ating chairman ng ating youth, Evangel Aquino, Executive Director for External Affairs and International Relations, Dayan Layugan, ang Executive Director for Membership ay Samson, ang Assistant Executive Director ng ating external, si Ma'am Georgine Young, CIO ng international, Mary Jane Zelop, ang CIO ng local, si Ate Grace Manalo Hate. At sa lahat ng mga regional officers, kami po ay masayang bumabati sa inyo ng manigong bagong taon, at nawa ay maging magsilbi ito pong itong taon na to na maging maging makasaysayan, no? Dito po tayo sa taon to na grand launching, dito rin po natin napatunayan na meron po tayong hari ng Maharlika, dito rin po natin napatunayan na napakahalaga ng katauhan ng ating TBTM. At bagaman sa kasamaang palad ay namayapa na ang ating TBTM, ay pinilit niya hanggang sa huli na ito po ay matugunan at maisaayos. Kung ano man yung bagay na yan, ay maraming nakakabatid po, no, ng mga bagay na yan. At of course, sana
sana itong taong papasok ay maging masaya, maging maligaya, at tanggapin na nawa natin ang ating biyaya na po. So with that, maaaring maglabas pa kami ng mga ilang vlog bago matapos ang taong ito. Sana po ay huwag niyong kalimutang tangkilikin ang ating channel, no, ang Si Ram Analus channel, na kung saan po ay naghahayag po ng mga pagbabalita at anunsyo tungkol po sa ating organisasyon po. At naway harapin natin ang maligaya ang taong ito, 2020, na magiging malakas na katuwang ninyo sa ating taon na ito, na kung saan ay magiging maligaya ang pagpasok ng taong ito. Muli po, kami po'y bumabati ng isang maligayang bagong taon sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Huwag niyong kalimutang i-hit ang notification button para po lalo po tayong dumami dito po sa ating channel. Magandang araw po sa ating lahat.